So, sa bahay lang, gamit ang inyong phone, internet, at valid ID, ay makakapag-open na kayo ng account. So, ang unang dapat nyong gawin is mag-download kayo ng Union Bank application sa inyong phone. So, nakapag-download na ako kanina. Ito siya, Union Bank Philippines. Basta type nyo lang, lalabas naman agad yun. Pag-open nyo, may makikita kayo na open an account. Click natin yon. Okay, so tatlo yan, credit cards, savings account, and payroll. So, ang i-click natin is itong savings account with debit card. So, nakalagay dito, Filipino citizens residing in the Philippines lang ang pwedeng mag-open ng account. So, Filipino naman ako, nandito naman ako sa Pilipinas. So, continue lang natin. Okay, so may makikita kayo, select savings account, type to open. Okay, so dito tayo sa personal savings. Okay. Okay, so initial deposit, hindi naman kailangan ng initial deposit, 0. Maintaining balance is 0 din. Minimum ADB to earn interest is 10,000. Interest rate is ganyan, okay. So, ito nasa ilalim, guys, is card fee, 350 pesos a year. So, pwede yung ma-waive, guys, kung makakapag-maintain kayo ng 10,000 sa inyong savings account. Pero generally speaking, wala siyang maintaining balance. So kahit simutin nyo yung account nyo, hindi maka-close yung account nyo or hindi ma-deactivate. Pero kung makakapag-maintain kayo ng at least 10,000, is ma-waive yung 350 pesos a year na card fee nila. Pero on the first year, nakalagay dito, fees are waived for the first year. So, hindi naman kayo mabawasan sa unang taon. Hindi kayo mabawasan 350. Ayan, select. Ayan. So, before we proceed, basahin muna natin ito. It is recommended that you finish the applications once started. However, you may exit anytime and continue later. So, ito yung mga prepared IDs nila. Yung mga primary ID, passport, driver's license, SS, national ID, PRC, postal, or UMID. So, we will be validating your identity through selfie. Ah, mamaya pala magse-selfie tayo. Okay, so, in-next na natin sa taas. Okay, customer declaration. Grabe ang haba. Pero hindi na natin babasahin yan. Basta, i-click na natin yung accept. Okay, so, please enter your email and your mobile number. So, enter ko lang yung aking email address. Then, next. Ba't ayaw? Yan. So, enter ko lang yung code na sined nila. And then, now, I'm going to fill up my personal information. Okay. So, very basic naman yung hinihingi. Name, birthday. Okay, nakagawa na ako ng username and password. Okay, so i-click na natin ang next. Okay, enable natin yung face ID. Okay, nationality. Layo nang tinignan ko. Filipino, birthplace. Married. Present address. So, lalagay din natin ang ating employment status. Nakalagay ako. Nilagay ko na lang unemployed with allowance. Yan. Okay. So, purpose of the account. Personal savings. So, personal savings lang nilagay ko, guys. So, kayo kung anong purpose nyo, kayo nang bahala. Kung business income, proceeds with sale, property rent, allowance purchases, investment, or syempre, yung personal savings nga. So, ayan. Ayan. So, meron dito estimated monthly transaction. So, 1 million. Hindi, joke lang. So, ayan.
Estimated lang naman to eh. So, okay lang kahit magkano ilagay niya dyan. So, I certify that I am not a US citizen. Uy, sana all US citizen. Pero hindi ako US citizen. Okay. So, i-click na natin yung next. Pasensya na kayo. Madaming aso dito. Ayan. Hintayin lang natin. So, may mga recommended dito na mga primary ID, mga valid ID. So, ako ito na lang gagamitin ko. Yung aking driver's license. So, use original ID. Siyempre, original. Dapat, take a clear photo of your ID. Okay, quality photos please. Okay, make sure your photos are clear and not blurry. Got it. So, enable na natin yung camera. Parang gusto kong ulitin yung selfie ko. Pero wala na. Nasend na natin eh. So, eto. Mag-ano lang ako ng signature. Okay. So, mag-assign lang ng signature. Tatlong signature yung gagawin natin. Dito lang din sa phone. Kahit yung fingers nyo lang ang gamitin nyo. Kapag katapos nyo i-review yung mga details, is-submit na natin. We have received your application and we will send an email to your email account once your account is ready. Okay, so hintayin lang natin. Okay, so ito na yung email ng Union Bank. Dalawang araw siya bago dumating. Binigyan ako ng activation code that is valid only for 24 hours. So, kailangan medyo abangan nyo talaga yung email ni Union Bank para makapag-login kayo sa inyong personal savings account. So, mag-login na tayo. Okay guys, so ngayon pwede na kayo mag-login. Basta pagka-login nyo ay i-enter nyo lang yung code na sinend sa email. So, ma-open nyo na ang inyong personal savings account. So, ako i-open ko lang. Recognize. Ayan. Okay. So, magre-request tayo ng ATM card. I-click lang natin tong kulay orange na yan. Then, i-click natin tong nakalagay sa baba, manage cards. Tapos, may makikita kayong, yan, request for a physical card. Set up your delivery address so we can deliver your card to your doorstep. Okay, click lang natin yan. Okay guys, so may card fee lang na 350 pesos a year. So, yearly naman yun. Pwede yung ma-waive kapag makakapag-maintain kayo na at least 10,000 pesos sa inyong savings account. Okay, so nakapag-request na tayo ng ATM card. 5 to 10 banking days pa nila bago i-deliver. So, medyo matagal. Pero okay lang kasi wala naman bayad yung delivery fee. So, eto naman tayo. Dito tayo sa mga charges. So, balance inquiry, libre naman. Fund transfer to Union Bank, libre din. Union Bank to Union Bank. Fund transfer to local banks is 10 pesos. Okay, like Union Bank to BDO, mabawasan kayo ng 10, Union Bank to BPI, ganyan. Schedule transfers, free. Schedule transfer to other banks, 10 pesos. Bills payment is libre. So, i-add ko lang din guys, pag magde-deposit na kayo sa account ninyo, 10,000 and above is 25 pesos ang fee. Okay, so paglalagyan nyo na ng laman is mababawasan kayo ng 25 pesos. Pero ang kagandahan sa Union Bank guys, i-add ko lang din, pag kinonect nyo siya sa GCash ninyo, Union Bank to GCash, money transfer, walang bayad, libre din. So, yung mga nag-GCash dyan, maganda kung itong Union Bank yung i-connect nyo kasi hindi kayo mababawasan. So, pwedeng pondohan nyo yung inyong GCash dito na sa Union Bank. Sa savings account nyo na dito sa Union Bank. So, yun lang guys. So, maraming salamat po sa panonood. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel at nag-upload po ng mga tips din po, mga tipid tips, mga loans, at kung ano-ano pa mga work from home guys. So, sana mag-subscribe kayo sa akin channel at salamat po sa panonood. Maraming pang salamat!